it up with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right past the pain. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. You can find me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to. Okay, good evening, Kuya Chino Trinidad, and welcome back to Sparring Sessions Live. May git isang taon nating hindi nagawa to, and I'm happy to see you back on the program. Kuya Chino, bago natin pag-usapan yung paksa natin dito regarding sa GAB, gusto ko sanang daanan muna saglit yung nangyaring laban kanina between Vincent Astrolabio at Nikolai Potapov. So, nakita natin panalo yung panalo yung Pinoy via 6-round knockout. It was an IBF title eliminator, so a world title shot could be just on the horizon of Astrolabio. More than that, Kuya, nakuha din niya ang WBO Intercontinental Bantamweight title. Na-impress ako dun sa performance niya, and I think this kid is a world champion in the making. But ikaw, Kuya, your observation, your thoughts dun sa naging performance nung boksingero? Ako, wala akong duda sa power. Nakita mo naman, pati yung referee na taranta nung tamaan yung si Potapov, di ba? Parang hindi niya alam kung, ano ba yun? Slip ba yun? Alam mo, hanggang sa international scene, yung mga referees talagang kailangan ina-upgrade. Pag ang dali o ang kamay, okay, any part of the gloves touches yung canvas, that constitutes a knockdown or, di ba? Matik yun eh, nasa rules yun eh. Hindi naman binago ang rules. At saka, it came from a blow. Kaya glancing yan or otherwise, it still is... Para sa akin kasi yun yung ano, yun yung sayang dahil ano yun eh, klaro-klaro yun. Imagine mo kung yung laban na yun was close, edi nawala yung isang knockdown, automatic kung 10-8 yun. Ako kasi ganun ako tumingin sa laban eh. Okay na ako doon sa resulta, nakita naman natin lahat. Walang duda sa lakas ng mga kamao, yung tibay ng suntok. Tapos, agad na pa ng trainer niya, si Nonoy Rapido Neri. Yeah, alam mo yun si Nonoy, mahaba ang kwentuhan namin niya, pero saka na natin pakwento pag pagsabay natin dito kung anong pinagdaanan ko dyan kay Nonoy. Diyan ako nag-insayo ng 15 rounds na walang tigil. Talagang walang pahinga na suntok, sa mitts, tapos gulong. Ah, grabe. Anyway, sa vast experience ni Nonoy, itong si Astro Boy, kung tawagin, pero hindi na Astro Boy, Astro Man na to eh. Si Vincent, tama ka. Ang sarap abangan ng 2023 kasi mukhang mapapatid agad yung ating pong drought, yung tinatawag nating longing for a world champion. Kasi kung titignan natin, wala naman tayo talagang world champion to speak of. No? Kung pag-uusapan ho natin, are the major governing bodies of professional boxing. So para sa akin, isang napakagandang something to look forward to in 2023. Isang laban pa sigurong matibay-tibay din. Si Vincent is ready for a shot at a world title. Kasi, ano na siya eh? Nakuha niya rin yung eliminator. Di, ibig sabihin, he becomes the mandatory challenger. Yes. Or, yes. Ano pala, hindi. Ano, siya ang naka-ready for title. Iintayin yung mga kalaban niya. Yes, Kuya. Tama. And since si Naoya Inoue hawak yung IBF world title, since yung hapon ay nagbabalak na umakyat ng timbang, most likely, Kuya, ang mangyayari, lalaban siya pa ng isang contender para sa vacant IBF world title. And most likely yan, Kuya, makakasa for 2023, maybe the next fight or maybe after another fight. But sa tingin ko, Kuya, ang kinaganda dito, nakalagay na sa posisyon yung bata para lumaban sa world title. Sabi mo nga, maganda yung mga abangan natin sa 2023. Isa pang nanalo kahapon, kagabi, si Carl James Martin. Nanalo siya via second round knockout against a former world title challenger kay Nantapich. So maybe that's another
fighter that we should look forward to. And, you know, marami tayong aabangan, marami tayong titignan, maraming talento dito sa Philippine boxing. Tama ba, Kuya Chino? Walang duda na tayo ay napakaganda ng talent base natin pagdating sa professional boxing. Celebrated tayo eh. Bakit mahalaga para sa akin ang 2023? Kasi yung 2023 is a milestone in Philippine professional boxing. Tayo mga Pilipino, dapat huwag natin kalimutan at with eager anticipation itong 2023 sa professional boxing. Bakit? Centenary ng ating first world championship na naganap noong June ng 1923. Noong nang binigyan tayo ng championship, yung first ever world title ng Pilipinas na ipinagkaloob sa atin ng isang immortal Hall of Famer na si Francisco Gilledo, a.k.a. Pancho Villa. Yes. 100 years na yon. Kaya what better way to celebrate the centenary of the first Philippine world champion than to have a world champion or world champions in our midst. Kaya yun para sa akin is a reason to look forward to sa 2023. Definitely, Kuya Chino. Maraming pwedeng maganda mangyari, maraming talento at you know, I think it's just a matter of, you know, these fighters, these boxers getting a break, no? Kung paano at kailan nila makukuha yung inaasam natin na world title ulit para sa bansang Pilipinas. Now, speaking of 2023, Kuya, eh, alam naman natin at lumalabas-labas na sa balita that, you know, marami na nag-e-endorse sa'yo na for the next Games and Amusements Boards, Amusements Board Chairman or better known as GAB. Isa sa ahensya ng gobyerno na nag-oversee ng mga pangyayari dito sa sports natin sa Pilipinas. Hindi lang po sa boxing, mga kaibigan, kasama na rin po dyan ng pang mixed martial arts, kasama na po dyan ng basketball at kung ano-ano po pang sport. Kuya Chino, bakit ba importante ang GAB? At ano ba ang trabaho nito para sa mga atletang Pilipino? Unahin natin yung huling tanong, anong trabaho nito para sa mga atletang Pilipino? Sa lahat ng professional athletes natin, ang mandate ng GAB ay pangasiwaan o bantayan ang welfare ng bawat isa sa ating mga professional athletes. Kaya yan mga yan ay requirement sa kanila ay kumuha ng lisensya bago sila mag-practice ng kanilang craft as professional athletes. So by that, no, ito pong Games and Amusements Board, isang attached agency under the Office of the President, ay ang kanyang pong mandate, uulitin ko, ay ang pangalaga sa hindi lang yung kinakabuhay, no, pero yung kaligtasan at yung bandang dulo na sabi ng iba controversial dahil hindi daw saklaw yon ng powers ng GAB, eh kailangan niyang siguraduhin na nagde-develop hindi lang mga atleta natin kundi ang mga respective sports na nasa ilalim ng pangalaga ng Games and Amusements Board. Yan yung pangalawa nung sa tanong mo. Tapos, ano ba yung saklaw niya? Yung saklaw niya is the supervisory, gaya ng sinasabi ko, and regulatory functions. Ibig sabihin, binabantayan, tagapagmasid ng lahat ng professional sports, regulation, pag-i-enforce ng mga batas na manggagaling sa ahensya at ang ahensya na yan ay no less than the President's Office, ang opisina o administrasyon ng kasalukuyang nakaupong Pangulo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos o si Ferdinand Marcos Jr. Yan ang GAB in essence. Mm-hmm. Kuya, alam natin, no, kada administrasyon, nagpapalit ang chairman eh. Nagpapalit ang pamunuan itong GAB. No? And the previous administration was under the reign of Chairman Bahamitra. So, paano ba ito pinipili, Kuya? Is this a job that you apply for? And if I'm not mistaken, ina-appoint ito eh. Paano ba sinasala yung mga candidate dito? Appointing position ang chairman of the GAB. It carries an equivalent title or rank of an undersecretary. Kaya kasi under nga siya ng ang pinaka-chief natin dyan. Diba? Ang chief executive natin ay ang ating Pangulo. So, sa atin pong definition ng tinatawag na mga roles under the government services, yung GAB chairman is an undersecretary, meaning it is
an appointed position. Pinipili yan ng Pangulo, or in this case, dahil busy ang Pangulo sa maraming bagay, it falls under the directly under the office of the Executive Secretary. Na ngayon, ang nakapuesto ay ang ating dating Supreme Court Justice na si Justice Bersamin. So, si E.S. Bersamin, sa kanya ilalim yan. Ngayon, paano ba nangyari? I-appoint ka, mag-a-apply ka. In my case, hindi naman ako, sinabi ko na to ilang beses, hindi ko nature yung mag-a-apply sa trabaho. Hindi ho sa pagmamayabang yan. Pero sa dami ng trabaho sa akin, parang nalalaglag sa harapan ko yung mga trabaho. Isang beses lang ako nag-apply sa trabaho. At ito ay nung ako po'y nagtapos, hindi pa ako actually tapos ng college, undergraduate nga pala ako, nakalimutan ko yun. Baka sabihin nila, ito ay hindi naman gumraduate, kung magsalita, akala mo nakatapos na pag-aaral. Hindi ako natapos na pag-aaral sa kolehiyo, wala akong degree, pero ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa larangan ng sports doon sa ground level. So, yan yung akin namang ipinagmamalaki. Walang titulo, walang degree, pero naniniwala ako na meron akong pinanghahawakan na experience ng aktwal, hindi lamang po sa pamamagitan ng pagsasalita. So, nung ang storya dyan kasi, JM, lumabas daw yung pangalan ko sa shortlist ng mga kinoconsider ng for GAB chairmanship. At ito ay nanggaling sa info ng isang insider sa Malacanang, isang dating opisyal doon, isang undersecretary sa opisina ng presidential management group o yung presidential management staff. Sabi sa akin ay, ba't hindi ka mag-apply bilang GAB chairman? Sabi ko, naku, masakit sa ulo yung GAB chairman na yan. Baka malagasan ako ng hindi lang ngipin, malagasan ako ng buhok, malagas lahat ang malalagas sa akin, sakit ng ulo. But it took me 2 days sa JM nung na-realize ko, ang laki pala ng role na dapat ginagampanan ng GAB sa professional sports. So doon, biglang nagbago yung isip ko. And since the last Thursday of November, inaaral ko na kung ano talaga yung role ng GAB. Okay. Nagkataon naman na familiar ako sa GAB nga. No? Kasi nakalaban ko ang GAB. Oo, totoo po yan. Kinalaban ko ang GAB noong 2001, nung ako po'y nasa Philippine Basketball League. Kasi dineclare nila ang PBL, yung liga na akin pong binabantayan noong 2001, as a professional league. Abay, paano nangyari yon? Sila yung may mandate para sabihin dahil daw may kontrata at binabayaran ng mga players at mga coaches at lahat ng involved dito, it becomes a professional league. Nilabanan ko sila, dinala ko yung kaso sa Malacanang, pinag-aralan namin ng Office of the Senior Deputy Executive Secretary din na si Secretary Waldo Flores at saka si Attorney Joe Tale, tinulungan nila ako. Alam mo, mga mentors ko rito, nakakatuwa. At kung makakarating sa kanila to, ako magpapasalamat ako sa kanila kasi tinuruan nila ako kung ano yung role ng GAB sa trabaho nila. Isa doon ay dating justice, hindi siya Supreme Court Justice, but he was a justice ng Supreme Court, si Justice Dante Tinga. Siya talagang ang daming tumulong sa akin nung laban na yon. And nung una, galit na galit ako sa GAB. Kasi mamamatay yung liga ko eh. Pero yun pala, JM, ano yun? Hindi ko napansin. Ano ko pala yun? Yun pala yung paraan para matutunan ko at magkaroon ako ng deeper appreciation on the role of the GAB. Pero yun, natapos yun. Na-reverse yung ruling. Nagpatuloy ang PBL. And then nung natapos yung watch ko sa PBL, nung nagpaalam na ako, tapos eventually, tumiklo pang PBL, kinuha ako ng Games and Amusements Board noong 2010 sa panahon naman ni President Noynoy Aquino bilang consultant ng Games and Amusements Board. Di ba ironic na yung kalaban ng GAB biglang ngayon magiging consultant ng GAB? So from an adversary, from a foe, to a friend or an ally. So yun yung journey ko dito sa Games and Amusements Board. Nung naalala ko yun, parang meron pala akong unfinished business. Baka may magagawa ako, may tutulong ako sa ahensyang ito para akayin ang Philippine sports. Alam mo, Kuya Chino, pagdating sa puso mo para sa atletang Pilipino, alam na natin the way you tell their stories, kung paano mo sila bigyan ng pagpupugay, kung paano mo sila ipaglaban, no? Walang duda, no? Sa lahat ng journalist dito, masasabi ko, Kuya Chino, talagang lumalaban para sa mga atletang ito. But when it comes to telling their stories, fighting for them, you know, alam natin na
I guess itong sa pagiging gab kasi it's an executive, you know, position eh, no? How do you think yung mga experience mo, kuya, as a of course, as a renowned sports journalist ay makakatulong kung makuha mo itong chairmanship na ito? And pangalawa, sa mga hindi nakakakilala kay Kuya Chino, ano pa ba yung mga other, you know, the things that you've done for Philippine sports, you know, besides your sports reporting? Ako, eh, ang hirap kasi pagka ganito sasabihin lang, eh, ang yabang naman ito. Akala mo, ang daming-daming nagawa sa Philippine sports. Ay, hindi, wala pa ho ako nagagawang off-note, sa totoo lang. Ang ginagawa ko lang ho ay umaalalay lang ako sa ating mga atleta, kay yung mga able-bodied o yung mga physically challenged natin or yung mga mentally challenged athletes natin. Alam mo, mas maganda, GM, na kayo na lang yung magtanong sa kanila. Kasi pag ako nagsabi kung anong ginagawa ko para sa kanila, anong naitulong ko, edi parang nagyayabang tayo, para tayo na nagbubuhat ng sarili nating bangko. Pero one thing's for sure, pag ako tumulong, all-in ako. Pag ako nagtrabaho, all-in ako. Pag ako nag-aral, all-in ako. Ganun ako, hindi ako pumapasok sa isang trabaho na half-hearted. Yan ang tinuro sa akin ng aking ama, no, na si Reca Trinidad, at yan ang nireinforce sa akin ng aking nanay na si Maria Fe Laksamana Trinidad. Pag pumasok sa isang bagay, hindi pwedeng, ay, baka atras na lang ako. Uy, pag nahirapan ako, aayaw na lang ako. Hindi. Pag pinasok mo isang bagay, sisiguraduhin mong tatapusin mo. Hindi pwedeng sisimulan mo lang tapos iiwanan mo nakabitin. So, yung tanong mo is, ano bang nagagawa ko? Eh, malimit storytelling. Pero ito ang maganda. In the midst of all the storytelling, naiintindihan ko kung ano ang pinagdaraanan ng mga atleta. Ay, yung mga struggles nila. Paano nila dinadala ang sarili nila to the point na magtatagumpay sila. Sinong umaakay sa kanila? Anong pangkukulang? Sinong tumutulong sa kanila? Eh, yun yung trabaho ng gabi. To regulate and supervise the athletes and the sport itself. Actually, it's the sport and the athlete. Pero, dahil hindi mo naman paghihiwalayin yan, kitang-kita ko. Kaya, sabihin mo sa akin, ano, volleyball? Okay, ito sabihin ko sa inyo. Yung pinagkakagulan yung PBL, V-League ang simula niyan. Kasama ko sa mga nagsimula niya. Kasamang nasirang si Jun Bernardino. Kahit tanongin niyo si Sunny Barrios na nasa SBP ngayon, kung anong role kong ginawa dyan. Kasi, yung television coverage niya, no, nag-struggle sila. Sino ba nagtsagang itayo yan under ng PBL? Tinutulungan namin sila. Yung first two games ng PBL, lalaroin namin. Yung matitira, para hindi na kayo babayad sa tinatawag nilang TV coverage, yung production, pinalalaro namin sila. So, inaakay namin sila. Parang sinubsidized ng PBL yung D-League nung araw. No, ngayon, kilala nyo bilang PVL, yung Philippine Volleyball League. Okay, yan ang isa. Yung SBP na pinaghaharian ng kung sino-sino ngayon, isa ko sa mga founding members ng SBP. Okay, so kahit pa paano meron naman akong alam ng konti sa pagpapalakad ng sports. Kaya yun ang isang bagay na hindi alam ng marami. Akala ng iba, iputak lang ako ng putak bilang isang sports journalist o post lang ako ng post sa Facebook. Hindi. Para sa kapakanan ng marami, naiintindihan ko po much deeper than say an ordinary media practitioner yung nangyayari sa professional sports. No? Kay volleyball yan, kay basketball yan, kay billiards yan, kay boxing yan. Alam nyo, isang inaaral ko ngayon, MMA, mixed martial arts. E-sports, kasama kasi ho yan sa mga dapat binabantayan ng GAB. So, yung mga bagay na yan, yung tinuro mo sa akin, inaaral ko. Tapos, nakita ko, laking bagay pala no, no? Yung drug test na dahilan kung bakit hindi nakakarating dito yung mga big time na mga e-gamers natin. So, yung mga bagay na inaral ko na agad yon kasi ito yung mga bagay na kung sakaling sabihin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si PBBM, na, oh, sino? Ibibigay ko sa iyo ang Games and Amusements Board portfolio. Eh, hindi ako pupunta ron, nakanganga at mag-thank you at magpapaselfie sa Pangulo. Hindi. Mr. President, ito po yung ating mga unang gawin. Hihingin ko po sana yung bas-bas ninyo para ako yung magpunta sa unang-una sa Kongreso to look and ask for support doon sa ating mga congressman para ayusin. Kasi ang problema ng GAB ngayon is loose, marami siyang loose ends eh, as far as the law that created GAB. Kasi ang dami mga amendments na nakakalito, kailangan siyang i-consolidate lahat. Tapos ganun din sa Senado. So yun nga, ang importante, GM,
yung tao na pupunta ron, hindi ko sinasabing ako lang ha, ang solution dyan, maraming mas magaling sa akin sa larangan ng sports or sports management or sports administration. Pero isang dadaling ko dyan is yung aking ability to speak, no, yung pagko-communicate. Sabi nga nila, masyado akong madaldal. Pero sa punto na ito kasi, ang gab, hindi ko na papansin, hindi ko nakikita yung kanyang role kasi parang nag-stay lang siya doon sa kanyang supervisory nature. Mm-hmm. Hindi na-appreciate masyado ng tao kung ano ang kanyang responsibility in how it can help the redevelopment of professional sports. Dito sa atin, dalawang sports that come to mind is professional boxing and billiards. Dalawa yan, napakalaking bagay. Yung chess, tutulungan natin. Yung football, tutulungan. Kasi under yan ang pamamahala, pagbabantay. Actually, mas pagbabantay, pag-alalay ng games in the Amusements Board. Kaya, ayaw ko na pagka sinabi ng Pangulo, oh, mag-o-taking ka na. Biglang, nagmin ko rito, kamot ulo. Hindi pwede. Kailangan, binigyan ka ng mandate. Tandaan nyo, 5 taon at kalahati lang ang matitira kung sakaling ilulukluk tayo, ibibigay sa atin yung responsibility of leading the games in the Amusements Board. Anong gagawin natin sa 5 taon? Eh kung magdadadaldal lang tayo doon at huwag kang magulong dyan. Okay lang yan. Dog lover ako, kuya. Gusto mong pumasok sa akin. Ito si Yoru. Ano to eh? Autobomber eh. Anong gusto mo yun? Mag-good evening ka sa kanila, ho? Pero kung ito ang second namin na minis na, sir eh. Gusto niya nasa camera din siya. Istorbo kahit naman. Wala tuloy ang sinasabi. Alang ha? So, yun sinasabi natin na importante na ang isang nag-apply sa trabaho, alam niya ang gagawin niya sa trabaho. Mm-hmm. Ito lang sasabihin ko. Sabihin ko nga, hindi nga ako ang pinakamagaling, hindi ako pinakasikat, hindi ako ang pinakamaraming backer, pero naniniwala ako sa nasa loob ko. Ang nasa loob ko po ay paglingkuran ng aking bayan. And the only and the best way na I know I can help and serve my country is through the redevelopment of Philippine professional sports. Mm-hmm. Alam mo kuya, when it comes to us journalists, when it comes to us, you know, the media, kapag binanggit mo yung pangalan na Chino Trinidad, ako, unang pumapasok sa akin talaga, storyteller, very passionate, talagang you're the crusader for these athletes, no? And another thing na pumapasok sa isip ko is yung network mo. Kasi grabe yung connection mo eh. 'Di ba? Kung ako, kunwari ako may network ako sa boxing at MMA, ikaw kalat yung connection mo eh. Andiyan yung connection mo sa network mo sa boxing, andiyan sa basketball. So in terms of Philippine sports, you are everywhere. Kuya, ano ba yung mga nakita mo? Hindi lang sabihin na natin na hindi lang sa boxing. Mga experiences before ng past athletes na kumbaga kumurot sa puso mo, tumatak sa isip mo na yung mga gantong bagay ayaw mo sanang nangyayari sa mga atletang Pilipino. Pagkamatay ni Eugene Barutag at saka ni Carlo Makinto, hanggang ngayon nararamdaman ko pa yan. At saka hindi ko alam kung naalala mo yung storya ni Lilito Cisnorio. Alam mo yung storya ni Lilito Cisnorio? Search niyo po yon kung kayo'y mahilig sa boxing. Yung storya ni Lilito Cisnorio, nagtatrabaho na lang siya bilang isang construction worker matapos siya mag-retire from boxing. Inoferan siya ng isang laban sa Bangkok. Kinuha niya to in such a short notice. No? So, wala sa kondisyon, mataba. Pumunta siya ng Bangkok o Thailand kasi napakaganda naman ng offer. Eh, sakto, manganganak yung asawa. Lumaban. Wala sa kondisyon. Nagpiga. Unfortunately, sa laban, matapos ang laban, tinamaan ng matindi si Lito. Accumulation of punches, yung punishment. Namatay siya. Umuwi siya, nasa kahon. Umuwi siya, nasa kahon. Anong nawala? Hindi niya nakita yung anak niya. Yung anak niya, lumalaki, nang hindi alam kung sino ang tatay niya. Yun, ayaw ko na makita yun. Alam mo, pagka ano yun ang hate, hindi ko kaya. Pagka naalala ko yung Eugene Barutag, 1995 yun ha, December, magpapasko. Pag naalala ko hanggang ngayon, ano ko, parang nasasamid ako. Mm-hmm. Sasabihin ko, naiyak ako, totoo yun. Yung Carlo Makinto, bakit namatay yun? Okay, kapabayaan din. Sabi ko sa inyo, kung sino promoter doon, baka magulat kayo dahil napaka-high profile ngayon, di ba? Pero, nagkulang eh.
yung promoter, yung LGU. Alam mo nangyari doon kay Carlo Makinto? Ito, sabihin ko sa inyo storya. And this first time yung maririnig to. At pwede ko ipakita sa inyo lahat ng ebidensya. Mabang kami sa Caloocan, yung bata, ang haba ng mileage eh. Ikaw, JM, alam mo naman sa boxing, di ba? Kailangan minamanage natin yung recovery. Yes. Ito parang, dahil 8-rounder siya, sinaksak na maraming laban. Eh, yung laban niya, yung particular, ang ganda naman ng performance niya. Pero somewhere, parang tumirik siya. Eh, nakikita ng binubugbog, hindi pa pinigil yung laban. Ano bang nandun ako kung gumagawa ng fight? Sabi ko, parang ano to ah, 1995 all over again. True enough. Nag-collapse yung bata. Ang trainer niya noon, si Marvin Somojo. Pakwento niyo kay Marvin, mas maganda rin yung angle ni Marvin Somojo. Yan ang isang regret niya eh. We both regretted that. Ngayon, bumagsak. Alam mo na, pinapalabas sa GMA yun, nandyan yun. Yes, kuya. Itatakbo dapat sa FEU Hospital kasi yun ang pinakamalapit na hospital doon sa Caloocan eh. Yung ambulansya na dapat nakapagbigay ng immediate na yung itatawag natin na yung life-saving na mga ano, na pag-aayos. Alam niyo nangyari? Wala ang driver na, ng ambulansya, merong mga nakapatong na sasakyan, nakapaligid, hindi makaalis ang ambulansya para itakbo si Carlo Makinto na agaw buhay na. Ayokong makita yan. Pag yan nangyari, sa susunod na 5 taon, whether ako ang ilagay ng Pangulo or somebody else, igigirahin ko talagang professional boxing. Dahil hindi na pwede yun. Nakakatatlo na ako eh. Tatlo yung dalawang first night experience. Bakit nangyayari? Yan ang magandang storya. But later on na, baka kopyahin yung ano ko, yung roadmap ko sa Philippine boxing. Baka sabihin, uy, ito lang pala gagawin natin. Tawag kay President. President, I will do this. President, I will do this. Ako na lang ho appoint niya. Pero hindi. I will share you kasi ano man mangyari sa akin JM dito sa anong to, sa quest na ito. Kasi ako na sasabihin ko na sa inyo na I'm all in. Nag-apply na ako December 2 ng taong ito. Pumunta ako doon sa Presidential Management Staff Office. Okay? Hinain ko na formally ang aking application. And at this point, iiwanan ko na ho sa kamay ng Panginoon kung itong trabahong ito, ang responsibilidad na ito, ay ipagkakaloob niya sa kanyang anak. At eventually, gagabayan niya ako para ayusin ang ating Philippine sports. Kasi napakalaking bagay ng Philippine sports para sa nation building. Kahit tanungin niyo ang aba ni Marcos Jr., ni President Marcos ngayon. Ang kanyang tatay, merong inakda yun, yung tinatawag din New Society. Alam niyo ba ang gap, ang basis is the New Society of the strongman, the former strongman na si Ferdinand Marcos Sr. Nako, ang ganda niyan. Para some other date, some other time, ibibigay ko sa iyo, JM, ang ganda-ganda. Kaya itong journey na ito, mailuklok man ako dyan, ako man ang Pilino, iba, I will continue to offer myself in aid or to help professional sports, particularly itong boxing natin. Kasi much is at stake. It has given us much at nararapat lang na alagaan natin siya. Mm-hmm. Tama, agree ako. And alam mo, Kuya Chino, yung kaso ni Carlo Makinto, talagang sumabog to eh, no? Years back. And ngayon ko lang narinig na ganun pala yung nangyari na hinarangan pala yung ambulansya, wala pala yung driver, napakasaklap. I mean, of course, hindi naman natin masabi na siguro nasalba pa or hindi kasi wala na, tapos na, di ba, nangyari na po, nakakalungkot. Pero, you know, those are the things na you would rather roll the dice na parang, ano kaya? You know, yung ganung mga tanong eh, no, it will hang over your head for the rest of your life na paano kaya kung nadala agad, paano kaya kung naagapan. Pero, alam mo Kuya Chino, other than these boxing fatalities na, of course, nangyayari dito sa Pilipinas, nangyayari sa buong mundo, ang masakit pa Kuya Chino, nung mga nakaraan, pati sa sparring, may namamatay na eh, di ba? Yeah. Ang galing mo sumegue, JM. Mahalaga yan. Bakit? Okay. Yeah. Di ba? Sige, tuloy mo yung narrative. Sige, fire. Yeah. Yun lang sana tatanong ko, Kuya Chino, kasi other than the fight itself, ang boxing, Kuya, medyo matagal na rin ako dito. Ang dami ko nakikita ang problema eh. Kaya,
I-share ko sa mga nanonood sa atin ngayon, nung nalaman ko na si Kuya Chino ay candidate at ang priority niya ay boxing, i-share ko sa inyo ha. Ito, totoo to, off the record to. Sinabi ko kay Kuya Chino, Kuya, may solusyon pa ba? Kasi nakita ko kung gaano kalalim yung problema. Okay? From my end, from my perspective, nahihirapan akong hanapan, nahihirapan ako kunan, hanapan ng lunas kung paano pa maayos lahat ng problemang bumabalot dito sa boxing. Kasi nga, Kuya, other than the fight itself, in the background, and then in that case, sa training, di ba, nagkakaroon na ng fatality, how do you do it? I mean, of course, you will have Gab behind you, the entire Games and Amusements Board behind you. It's not just you. Pero Kuya, tulad nun, sa mga sparring, di ba, may namamatay. Alam natin, nagkakaroon ng problema sa premyo, yung mga ibang boksingero. Ako, personally, alam ko, yung ibang handler, hindi sila ang lumaban, pero ang hati, 50-50 sa boxer. Yung iba, mas mahigit pa sa 50. 50-50, 60-40. Oh, ayun, 60-40. 60 sa promoter, 40 sa boxer. Oo. Meron ding 50-50. Alam mo, pinakamatindi, JM, bibigyan kita. Hindi naman ngayon lang nangyayari yan eh. Oh, yung trainer kong matagal, si Max Porosuelo, inabot ko pa yun sa ano eh, sa blow by blow. Ang mga kwento ng mga boksingero dito, alam mo kung gaano kalala ito? Yung nasirang promoter na matagal na naging manager pa ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Lumaban yung si Max Porosuelo, Philippine Championship. Dapat ang purse niya, 18,000 pesos. Nung sinisigil niya na, ibibigay sa kanya, alam mo kung magkano? 50 pesos. Kasi pati yung Milo at yung tubig na ininom niya, i-charge sa kanya. Alam mo, hindi na maintindihan ni Max. Hanggang ngayon, hanapin mo kung sino si Max Porosuelo. Hanggang ngayon, pag kinukwento niya sa akin yun, alam mo, tuyo na yung luha niya. Hate ko yung mga tao who take advantage of desperate Filipinos. Yung mga kababayan natin na tinataya ang buhay para lang may pakain sa pamilya nila para umusan sila sa buhay. Tinatanong mo ako anong dadaling ko? At may pag-asa pa ba? Oo, may pag-asa pa. For as long as yung ita talaga dyan ay merong mga... Alam mo yon? Ha? Kailangan dalawa. Malaki ang... Dahil kung wala siyang, walang mangyayari, kakainin din siya ng mga nakaharing uri sa professional boxing. Okay? Hindi po pwede yon. Kasi welfare ng mga boxers, which is the first mandate or the most important portion of ng role or the duties and responsibilities of the Games and Amusements Board. Hindi natin mapapayagan yan. Kaya kung halimbawa tayo ang papalarin dyan, sa mga ibang nakakakilala sa akin, malalaman nila na sa gitna ng kadadakdak ko, kapuputok ko dito sa ganito mga platform, I'm a man of his word or his words. Dito ilalagay natin ang kapakanan ng mga boksingero. Masyado lang matagal na silang mga nagbibigay sa atin ng karangalan, sila pa ang nalalagay sa bingit ng kamatayan dahil sa mga misguided elements ng boxing. Sabi mo, Kuya, may pag-asa ba ang boxing? Pag sinukuan natin ang professional sports, particularly ang boxing, tinalikuran na natin ang isa sa pinakamalaking sektor na nagbibigay sa atin ng karangalan. Hindi na tayo lalayo, di ba? Kung walang professional boxing, meron bang Manny Pacquiao? Meron bang Flash Elorde? Meron bang Francisco Guilledo? Meron ba yung Peñalosa Brothers? Makikilala ba natin yung mga yun? Makikita ba natin sila Luisito Espinosa? And 44 other world champions na nagbibigay sa atin ng karangalan? Sa tingin nyo ba, tayo ay rerespetuhin sa iba't ibang bahagi ng mundo kung hindi dahil kay Manny Pacquiao? Anong ginamit ng platform? Professional boxing. Ngayon, kung tinatanong nyo, bakit ipaglalaban dapat? Aba, ang tanong dyan, bakit hindi? Yan, JM, sagot ko sa'yo. Bakit hindi? Pag sinukuan natin yan, walang kwenta. Ibig sabihin, maliit ang ating... Hindi pwede Kuya, hindi... hindi naman sa gusto kong i-reveal mo yung mga plano mo lahat, ha? Pero on the surface, can you share kung paano natin, kung paano pwedeng tapusin itong mga gantong klaseng kalakaran sa boxing? Sige, unahin natin yung sa sinabi ko sa sparring. Kasi Kuya, tulad nito,
Personally, nahihirapan din ako makita kung paano mape-prevent ang mga bagay na ito. Kasi ako, kahit ngayong gabi, pumunta ako sa boxing gym, marunong ako mag-boxing, umispar ako kahit kanino, pwede kong gawin. And then, you know, then again, recently nga, 2 fatalities sa sparring. And also, kuya, yung sakat. Actually, tama kayo, 60-40, ang tagal na nun eh. Hindi pa ako journalist, hindi pa ako reporter, ongoing na yung 60-40. So, paano, kuya? Sorry ah, bigyan mo lang ako ng konting patikim. How do you resolve these things? Di ba ikaw, ano ka? Malapit ka doon sa mga nagpapatakbo ng 1FC. Yung 1 Championship, di ba? Apa. Nakita mo kung gano'ng ka-professional yung approach nila in monitoring yung mga kanilang fighters during yung weigh-in, yung pagsinabit yung kanilang pangalan, ilagay nila yung actual weight nila, hindi yung estimated weight nila. Kasi malalaman natin kung ano ang kailangan niyang i-reduce sa span ng kanyang preparation. If it's a 60-day preparation, ilan yung manageable? Siyempre, may mga kaibigan tayong doktor at saka ako kahit papano. Meron akong natutunan ng konti sa aking pamamalagi dun sa mundo ng pag-aaral ng medisina. Eh, kahit papano, nakapasok naman ako sa mundo ng physical therapy sa UE. Hindi ko nga lang natapos, di ba? Hindi ko na kompleto. So, naiintindihan ko yung pangangailangan. Okay, yung sparring na sinasabi mong importante, maraming ring deaths ang itinago nila sa atin. Yung nakikita natin mga lito si Snorios, yung mga sina Carlo Makinto, sila Eugene Barutag, bahagi lang sila ng statistika. Pero sa mga gym na hindi na natin nalalaman yung mga tunay na rason kung bakit sila nagkakandamatay ng bigla, it's head trauma. Tama sa ulo. Sa katawan, makakaya ng katawan yan because meron tayong cavity dito that is able to protect yung mga vital organs natin. But the head, okay? The head, lalo na itong brain, pag tinamaan yan at wala ka sa kondisyon, imagine yung utak mo, tinutuktok na gano'n, habang tinataktak yan, edi nagkakaroon ka ng bleeding na hindi mo nakikita. Alam niyo bang yung kahit yung pinakamaliit, yung pinakatuldok na tinatawag nila, yung needle point na hemorrhage, mag-accumulate yan at pwede maging brain hemorrhage yan, ikaw mamatay mo. Slow death, okay? Sinusuto ka, bugbog ka, o sige, bigyan ko ng 500 to, Google Pay ko to. Eh yung mga ibang boksingero, sobrang tapang, gagawin yung sangkalan yung mga mukha nila, okay? Kasi, ang regulation and supervision, hindi lang dapat naiiwan doon sa kanila pong mga laban na tinatawag na promotions. The supervision of the Games and Amusements Board has to go beyond yung mga laban lang. It has to go to the gyms. Kailangan minomonitor ang mga gyms. Ngayon, tatawin sa'yo. Paano nyo naman po mamonitorin? Yun nga, kuya. Next question. Na-invento na po yung internet. Na-invento na po yung Facebook. Na-invento na rin po ang kung ano-ano klaseng mga gadget sa pagmamonitor. Lahat ng gym, kailangan mag-register sila sa Games and Amusements Board. Okay? And lahat ng gym, dapat magkakaroon ng monitoring system. Ilalagay nila sa kanilang CCTV yung lahat ng sparring sessions na nagaganap. At ipasisilip natin sa mga tao ng Games and Amusements Board regularly kung paano hinahandle ang mga sparring. Ang sparring natin, kung ang pag-uusapan ay yung mga professional fighters natin, it must be based on quality and not quantity. Hindi yan sa padamihan ng mga sparring. Eh meron ka ng 1,000 rounds ng sparring, ano naman ang ini-spar mo? Ano naman ang sinasambot mo suntok? Di ba? Parang yung takbo, may kilala akong boksingero, takbo ng takbo, ay, 10 kilometro, 100 kilometro, tatakbo, pagdating ng laban, namamagana yung paa, nagka-cramps, oh, bakit? Ano bang lalabanan mo? Boxing, hindi ba? Hindi naman maraton, nag-isang maraton, eh di tumakbo ka! Di ba? Yun ang sinasabi ko kasi meron tayong pagkukulang. Ang malaki natin pagkukulang is that we have been left behind in as far as in the approach in training our boxers, in preparing our boxers is concerned. Makalumang paraan pa rin. So, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na pangunahan ang Philippine boxing, kakausapin lang natin yung stakeholders. At least sa susunod na 5 taon,
pwede bang sundan nyo muna ako? Pag natapos ito, at lumabas na ako, eh kung gusto nyo bumalik sa olden ways nyo, it's all up to you. Pero hanggang nandito tayo, aba, teka JM, baka sabihin ng mga nakikinig sa'yo, napaka-pilingero talaga nitong si Chino Trinidad na to. Hindi mga sana ilalagay doon. Eh, ikaw nagtatanong sa akin, sinasagot lang kita eh. Pero, mabalik tayo. In all seriousness, there is much to be done in Philippine professional boxing if we want to protect the welfares of our fighters. Mm-hmm. Kuya, sorry ah. Playing devil's advocate lang ako dito kasi nakikita ko yung sinasabi mong pwedeng solution dito sa mga, alam mo yun, kasi sparring eh, fatalities, kahit ako, nag-i-spar ako, napuruhan na, umihi na ako ng dugo, kakaspar ko. Pero kuya, in terms of that, okay, nagigets ko yung sinasabi mo na may monitoring and I think that's a brilliant idea. Definitely, I think, we can say naman na yung execution na to, it's going to be difficult. Pero meron bang, sa klaw ba ng GAB yun? Kumbaga, meron bang say ang GAB sa mga negosyong ito na boxing gyms na in case na ayaw nila mag-participate sa gusto mong gawin, what's going to happen? Kasi ang alam ko, it should be under, pasensya na po ah, sa pagiging ignorante ko, these businesses are under DTI. So, kung i-re-register natin sila sa GAB, at kunwari may isang gym na ayaw mag-participate, ayaw makisama dito sa mga magagandang programa na gusto mong ilatag, how do you go about that? Lalo na ang dami ring gym dito, kuya. Negosyo. Hindi naman natin i-curtail, hindi naman pa sa shutdown. Okay, sabi mo nga, dahil negosyo yan, business yan, then it's under the DTI. Pero, kanino nga, ano? Kanino nga under ang GAB, ang Games and Amusements Board? Kaninong, okay. Ano? Kasang attach agency siya? Office of the President. Office of the President. Eh, sinagot mo na yung tanong mo. Okay? Okay? Because to be able to enforce rules, no? And to enforce the law na gagawin natin, you have to have power. Okay. And regulation, ano bang definition ng regulation? Tingnan mo yung regulation, yung enforcement of the the rule of law. Nandun yung regulation. Okay, yun ang regulation. Ano ba naman yung tawagan mo si DTI? Sabihin mo, Secretary, di ba ka, ano lang, ka re-appoint lang ni President BBM dun sa DTI, di ba? O di, kasi yung iba, hindi nila, akala nila, magbubukas lang sila ng gym, okay? At yun na. O di, yun na natin gagawin. Tuloy nyo yung gym, hindi natin, alam nyo, hindi natin kayo pipigilan dahil negosyo yan. Pero, you have to adopt safety measures. Kasi, kung walang safety measures, sasagutin nyo ba? May insurance ba? Bago sumampa ang isang boksingero, recreational fighter, bago siya sumampa dyan, kasi yung recreational, wala kaming pakialam. Ang momonitoring natin dyan are the professional fighters. Sila yung mga nakaregister. So sasabihin sa atin, okay, na mga manager sila, saan sila nag-i-sparring, saan sila nagpe-prepare, saan sila nag-i-insayo. Yun ang momonitoring natin. Alam ka naman, monitoring natin pati yung mga nagsusumba. Hindi natin gagawin yon. Ang gagawin lang natin kung saan nandoon yung ating mga professional fighters. Kasi sila ang nasa ilalim ng pangangalaga ng Games and Amusements Board. Yung iba, tuloy ang ligaya. Gusto niyang magsumba, gusto niyang yung boxing-boxing, gusto niyang mag-meets, gusto niyang mag-punching bag, okay. Pag nag-sparring, okay, isasuggest lang natin dun sa mga recreational na mga fighters, unang-una, sign a waiver. Okay, dapat may waiver yan. Na kung ano mangyari, hindi sagot ng gym. Pangalawa, kailangan may medical certificate. Hindi basta ipupunta ka doon, iyon, ito 500 pesos, spar tayo ng 2 rounds, bugbugan. Huwag kang iilag kasi susutukin kita sa mukha. Okay? Yun yung mga bagay na pwede natin pag-aralan at i-implement natin in the event na tayo ang mabibigyan ng pagkakataon to lead the Games and Amusements Board. Mm-hmm. Okay. Thank you for that explanation, Kuya. And Kuya, yung isa kong tanong kanina, what about yung sa mga cut? Sabi mo nga, ako nga sinabi ko 50-50, pero 60-40 alam ko rin yun. So, how do you go about that and how do you make sure na hindi ito mangyayari sa Philippine boxing? Kasi alam mo, Kuya, sa States, ang kinaganda ng boxing doon, merong batas eh, merong safeguard, yung Muhammad Ali Act na nagbabantay dito sa mga ito na merong ceiling ang porsyento na pwedeng kunin ng mga handlers. Dito sa Pilipinas, very prone na mga boksingero na maabuso, yun nga, 60% sa handler, kasi wala tayo nun eh.
So I guess maybe sinasagot ko na rin yung tanong ko, but is that something that you will, you know, go to the Congress for, na mag-craft kayo ng batas na hindi pwedeng ganito kalaki ang cut ng mga handler sa boxing? Ano yung sinabi mo sa akin kanina sa opening mo, sa opening itong iyong online show? Sabi mo na yung network ko is such na kahit saan ako pumunta, meron ako mga malalapitan. Yes. Pwede, tinesting ko nung isang araw. Pumunta ako nung last Wednesday. Last Wednesday lang, galing ako sa Congress. Sino nakita ko doon? Si Congressman Franz Pumarin, who incidentally is the majority, a deputy majority speaker. Okay? Si Coach Franz Pumarin. Ha? Nandun siya. Okay. Si Congressman Richard Gomez. Okay? Nandun siya. Sports, di ba? All-around sportsman yan. Si Congressman Eric Buhain. Oh, multi-titled SEA Games. Gold medalist. Nandun siya. And a former GAB chairman. Okay? Nandun sa Congress. Sino pa? Apat yun eh. Sino pa? Isa ko na. Ah, yung ano, gamer yon. Hindi siya professional athlete, but he is a well-versed gamer. Ang pangalan niya ay si PM o si Patrick Michael Vargas, 5th District Representative. Alam niya ang esports niya, so hindi niya maloloko. Okay, so apat. Di ba ba? Di ba yung nakita ko nasa... Ah, si Deputy Speaker Don Gonzales, Pampanga. Oh, sports din yan. Kaibigan namin ni Coach Yeng Giao, nagpapromote ng basketball dati. Sino pa? Basta may walo eh, nakalimutan ko na yung ano eh. Ah, ano yun yung may hawak ng martilyo? Yung sa, yung ganun? Yung siya yung acting, yung, wala kasi si Speaker Romualdez nung time na ripunta ako doon eh. Yun yung ini-interpolate nila yung Maharlika Fund eh. Si Congressman Robby Puno, Antipolo. Hindi ba? Ang lakas niya pag naturalization, nauuna? Oh. Ano ba naman yung ihain mo sa kanila? Kaya nga sabi ko, di ba, una kong gagawin, kung halimbawa, ikaw ang ating presidente, President Bongbong Marcos, sabihin ko, pag sinabi sa'yo, Chino, what's your plan of action? Ako, Mr. President, napakarami, baka kumarindi kayo, pero isa po, bubusina na ako sa inyo at ako'y pupunta sa Congress and I will seek the support of our congressmen na alamang sports para ayusin ang ating professional sports, lalo ang welfare ng ating athletes. Nakuha ko na ang commitment ni Deputy Speaker Franz Pumarin, nakuha ko na ang commitment ni Congressman Eric Buhain, nakuha ko na ang commitment ni Deputy Speaker Richard Gomez, okay? Makukuha ko sigurado ang support ni Congressman Dong Gonzales and a host of others, ang dami pa eh. Ang dami pa pwedeng lapitan. Oh, sa Senado, pwede rin, ang dami. Kailangan namang hindi ko pa kinabangan yung face value ko. Sayang naman yung 30 years na ipinapakita ko yung mukha ko, pinaparada ko yung mukha ko sa television kahit na maraming na bubwisit sa akin na kulang na lang ipakulam ako. Pakikinabangan ko lang ngayon. I will put it to good use. Yan ang masasabi ko sa iyo, JM. Yung network na yon. Yan ang sasakyan natin. Mm-hmm. And you know what, Kuya Chino, if you say it, I definitely believe you. I definitely believe you and I know that these are the things that you will do and I know na ipaglalaban mo to. Sabi mo nga, kung walang kulang sa ganito, hindi mangyayari. Kaya, you know, kahit sa mga nagko-comment sa atin ngayong gabi, we really cannot blame people for being, you know, skeptic about these things. But if there's something, if I want to be positive about it, if there is a takeaway na masasabi ko na if there is a person na mapagkakatiwalaan ko at paniniwalaan ko na gagawin ang mga bagay na ito, sinasabi ko sa'yo, Kuya Chino, ikaw yung tao na yon na pagkakatiwalaan ko dahil kilala kita sa trabaho mo, kilala kita bilang tao. At alam ko, kita ng dalawang mata ko at ramdam ng puso ko yung pagmamahal mo, not just sa Philippine boxing, but the entire Philippine sports. Now, Kuya Chino, ayun yung mga bagay na sabi mo ipaprioritize mo kasi ayun sa mga nanonood po sa atin ngayong gabi, ayun po kasi ang sinabi sa akin ni Kuya Chino na kapag siya ay pinalad tayo, okay, hindi siya ha, tayo, pag pinalad tayo na maging GAB chairman si Kuya Chino, ipaprioritize niya ang boxing. Okay? Kuya, bukod doon sa mga nabanggit na sa boxing, ano pa yung mga sa tingin mong, you know, sports altogether na tingin mo kailangan mong pagtutukan ng pansin? And, you know, ano ang magiging muka
and this just a personal question, ano ang magiging takbo ng mixed martial arts under your watch kung sakaling nga pala rin tayo? Una-una kong gagawin dyan, makikipag-usap ako sa ano, sa One Championship. Yung na ang ganda kasi ng ano eh, pamamalakad nila. Nakita ko ito eh, tapos itinip sa akin ito nung aking kaibigan sa Cebu na si Bay Salvin Dagumbay, kasi nasusundan niya yung One Championship. Sabi niya, napaka-professional ang approach niya sa pagmamonitor ng mga athletes na magko-compete, kung paano nila hinahandle yung kanilang mga sparring sa mga gyms, kung paano nila binabantayan yung weight reduction, excuse me, at lahat, ang ganda-ganda ng approach niyan. Yan ang ano, yan ang isa sa mga dapat nating sundan. Tapos, di ba itong URCC, ang nagpapatakbo nito, kilala ko yung Pogi, yung wag mong lolokohin dahil kahit sampu kayo, Google Ping kayo, si Alvin Aguilar. Di ba? Oh, di ba professional na rin yon? Lahat yung mga yan, kahit papano, mga kilala natin, eh hindi naman pwedeng hindi kami makakapagkwentuhan. Yung itong mixed martial arts natin, we have to push for it. Eh ako, sabi ko nga, oh, naka-focus ako sa boxing, pero hindi ko alam yung mixed martial arts ko, naiintindihan ko yan. Kaibigan ko lang naman yung mga nag-jujitsu, o di, naiintindihan ko yung ground and pound, di ba? Lahat yan, in principle, naiintindihan ko yan. Hindi ko lang ma-practice kasi ngayon, hindi ko na ma-grip yung kamay ko para mag-aral ako ng jujitsu, kasi key dyan yung ano, yung pag-grabo ng gi. Diyan nagsisimula. Pero ito, sinasabi ko lang, naiintindihan ko po ang sports. Okay? Hindi ko naiintindihan na binabasa ko. Naiintindihan ko kasi nasa ground ako. Ibig sabihin, nandun ako sa ground level. Nasa lupa ako. Nasa very foundation ako of almost all sports. Hindi naman sinasabi kong lahat, pero almost all. Kung saan may aksyon at saan meron kapakanan ng atleta ang nalalagay sa spotlight, I make sure that I am there. Weightlifting. Oh, yeah. Alam yan nila Heidlin. Alam yan ni Vanessa Sarno. Alam yan ni Congressman Monica Opentebella. Kahit nasa Bogota sila, nagre-report sila sa akin. I mean, nakakatuwa kasi ipinagkakatiwala nila yung storya nila sa akin. Ngayon, mas mabigat kasi pag pumasok ka sa GAB, ang ipagkakatiwala nila na sa'yo ay buhay nila. Yung mga nakarang administrasyon, ito siguro yung natutunan ko sa kanila. Kailangan, kasi tinatanong mo ano ang magiging mukha, no? Mm-hmm. Hindi lang ng para sa MMA, pero sa lahat ng sports at kasi tandaan nyo, hindi lang sa games, ha? Kaya sa games and amusement. Okay? Sabong. Okay? Yung sabong, inaaral din natin yan. Sabihin nyo, controversial yan. Dahil yung isabong, yung mga pinapapatay, ganyan, yung mga investigasyon. Ang sabong po is under the Games and Amusements Board. Yung isabong, hindi under ng Games and Amusements Board. Yan ay sa ilalim ng pangalaga ng aming kapitbahay na si Ginoong Atong Charlie Ang. Ay, si Charlie Atong Ang. Sorry ha. Hindi ko mawala-wala yung tawag ko kay Boss Charlie na kasi tawag kayo ng tawag ng Atong eh. Charlie tawag namin dyan eh. Yun nga, sinabi ko nung isang beses, ano namin yan eh. Sponsor, dyan kami nagsusulisit ng ano, pang-uniforme pag mga summer league. Pag walang sponsor, pag walang binigay si Boss Atong nung time ng 80s na 800 to 1,000 pesos, wala kaming uniforme, maglalaro kami na nakahubad. So, anyway, sabong, di ba? Bakit importante ang sabong? Sasabihin, ay, nukulukutong si Chino. Eh, controversial na nga, ibabalik pa. Hindi nawala ang sabong. Sabong has always been there with us. Kasi ang sabong ay isang tradisyong Pilipino. Ang katunayan nga ho niyan, hindi pa dumadating nga ang mga Kastila, ipinapaliwanag ko na ang sabong ay bahagi ng ating kultura, ng ating tradisyon. It is a sport. Ako na nung una hilong-hilo ko eh. Paano naging sport yon? Hindi naman nag-dipensa. Siya. Ha, nagsasabong. Eh, considered siya na sport eh. Actually, ano siya eh, kasama siya sa mga, eh, bakit yung karera ng kabayo? Yung Phil Racom na pinangangalagaan ni Chairman Rayleigh De Leon ngayon. Ano bang tawag sa karera ng kabayo? Hindi ba? King of sports? Oh, bakit? Eh kasi may hineting sumasakay sa kabayo. O di sportsman yon, they become one. Eh di ganun din yung sabong, dadasalan mo, halos itabi mo sa pagtulog, aalagaan mo, nahigit pa sa buhay mo. Lalagyan mo nung tare, yung parang yung panghiwa niya.
Ibibitaw mo doon, isasabong mo, di ba? Bago mo isabong, pakukondisyon mo. Ay, di dapat lahat yung minomonitor. But then again, mabalik ako, yung isabong is not under God. It is under PAGCOR because it is already, it has been granted franchise by Congress for the next 25 years as an online gambling platform. So hindi yan kasama. Ang dito sa atin ang mahalaga is the traditional sabong o yung traditional na cockfighting. Yan ang ilalim ng GAB under the division called the Philippine Game Foul Commission. Okay. Yan ang ilalim niya. So yung lahat ng involved sa sabong ay sa ilalim ng GAB. So ang kailangan pangalagaan dyan, yung mga Kristo na nawawala ng trabaho. Yan, baka magulat kayo. Ano bang ginagawa ng GAB? Ito, sinasabi ko na sa inyo kasi baka hindi lang naipaliwanag ng mga nakaraang mga administrasyon ng GAB o yung mga namuno dito kung gaano kalaki ang kanyang ginagampan ng role sa professional sports at sa amusement o yung tinatawag nating legal gambling, no? Sabong and horse racing are two na nasa pangalaga rin ng GAB. So yung sabong, kailangan ibalik natin yung traditional way kasi nga there is such a thing as the emergence of a new normal. Under a new normal kasi, walang implementing rules and regulations. Yan ang dapat kausapin ang lahat ng stakeholders ng sabong to come together and craft an implementing rules and regulations that will protect each and everyone. Sa Kristo, sa mga nag-aalaga, sa magtatari, sa mga, ano ba ito, yung mga owners mismo, lahat yung mga yan. Yung mga, ang dami kasi mga karakter na nandyan na nagtatrabaho na umiikot ang buhay sa sabong. At isa sa mga trabaho o isa sa mga gampanan ng GAB is to make sure na ang livelihood ng lahat na nagpa-participate humihingi ng lisensya sa Games and Amusements Board ay papangalagaan ng ahensya sa ilalim ng Office of our President. Okay? So, yan. In a nutshell, ang napaka-haba eh. Nakakahiwa. Dami. Hindi ko maalam yan eh. Hindi ko alam yan, kuya. Di ba? It's a first. So, alam nyo na ngayon kung ano ang... Natutunan na naman ako. Pati professional volleyball, pati billiards, pati chess. Nakausap ko na si Manong Efren Batarias. Anong gagawin natin? Susubukan natin tulungan si Manong Efren. Hindi kaya ng GAB. Hindi sa saklaw niya. Pero, ano ba naman yung tulungan natin si Manong Efren na magtayo ng the first ever Bata Academy? Naku, okay. Ganda, no? Bata Billiards Academy. Hanggang nakakapagturo pa si Manong Efren, pagturuin na natin sila ng mga susunod na mga professional cue masters natin. Oh, di ba? Oh, si Grandmaster Eugene Torre, nandyan lang, willing siyang magturo ng chess. Alam niyo ba yung chess? Gano'ng kalaking bagay? Pagka kinakalawang yung utak nyo at gusto nyo nang tiktikin, pwede nyong gamitin ang chess in a powerful way kasi naayos nyo yung inyong decision making, yung inyong diskarte. Nandyan lang lahat siya nag-iintay. Nag-iintay, nalapitan sila at tulungan ang Philippine professional sports. Yun ang pwede natin gawin. Yan yung binigay ko sa iyo kung anong roadmap ko to Philippine sports, yes, in the next 5 years. Oh, okay lang naman sa akin na ano, na kopyahin ito o, di ba? Ano ba naman yung ipa-transcribe tong interview natin na ito eh. Kasi ang tatanong ko lang sa kanila sa bandang dulo, paano nyo i-execute? Yun! Yun naman lagi. Di ba? Yun naman lagi, kuya. It's, you know, the planning, sabi nga nila, it's the easiest, you know, you can do that. Pagdating sa execution, eh, doon na nagkakatalo. Kuya, just a couple more questions bago tayo tumanggap ng tanong sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. Naalala ko lang kasi mula nung binanggit mo yung Reyes Billiard Academy, ang ganda nung idea na yun, kuya. Naalala ko bigla nung senator pa si former 8th Division Champion Manny Pacquiao, pinupush niya yung Philippine Boxing Commission. Eh, hindi nagtagumpay yon kasi ang argument is bakit pa tayo gagawa ng separate entity? Eh meron na nga tayong Games and Amusements Board. Kuya, tanong ko lang, ha? Of course, you're gunning for the chairmanship of GAB, but was that something that you agreed with yung PBC? Is there a need really sa tingin mo? Or talagang may pagkukulang lang sa loob ng GAB, kaya para bang kailangan pa natin gumawa ng panibagong ahensya? Yung sagot doon sa last portion ng question mo, yung PBC was born out of yung pagkukulang ng pag-dispense
ng duties and responsibilities ng GAB under whose watch ay hindi ako nandito para pulaan yung mga nakaraang chairman kasi may mga kanya-kanyang limitations yan eh, di ba? Unfair naman doon sa mga natapos ang mga administrasyon ng mga GAB chairman na ngayon sasabihin, ay, bulok-bulok lang administrasyon mo kaya nagtayo si Manny Pacquiao ng Philippine Boxing Commission o itinayo niya yung Philippine Boxing Commission. Well, at best, it is a duplication of the GAB's functions. No? Yan ang isa. Okay. Tapos, kukuha ka pa ng pera at ito ang pinaka-strange sa akin. It was supposed to be an attached agency of the GAB. Saan nga nakakita na ang attached agency ni attachment? Ano yan? An attachment o the attachment? Di ba? Doon pa lang flawed na in principle. Okay. Sa akin nga, kung ako, hindi ba ako abogado pero dead in the water na agad yan? Hindi ko kailangan mag-aral kung paano ang rules of engagement para barilin yung bill. Pero ito, sinabi ko kay Manny Pacquiao, kay Senator Manny Pacquiao. And meron naman tayong pruweba. Ang sabi ko sa kanya, Senator, nung launch ng blow by blow, sabi ko, yung Philippine Boxing Commission mo, pag natuloy ako sa GAB, revisit natin. Bakit? It's a bill that is full of good intentions. Masama lang ang communication and the eventual execution. Kasi okay. Nung bandang dulo pala ang nangyari dyan, kinwestiyon yung pera, kung saan kukunin, siya pa yung magbo-volunteer na babayaran niya. Yun nga eh, oo. Di ba ba? Sasayangin, alam ko marami kang pera, pero ilagay mo yung pera mo sa maayos na paraan. Eh, sino ba magpapatakbo ng proposed Philippine Boxing Commission? Yan yung mga magandang silipin natin. But, okay ha, sinasabi ko sa inyo, hindi natin dapat patayin kasi merong magagandang points na ni-raise or nakita tayo doon sa Philippine Boxing Commission. Uulitin ko, it is full of good intentions, poorly communicated, and badly executed. Pero, it can be revisited. And if it can serve, no, the purpose of solidifying or coming up with a unified boxing program for Philippine professional boxing. Mm-hmm. Pwede nating i-revisit. Pwede pa naman si Senator Manny Pacquiao, hindi naman mahirap kausap yan eh. Mm-hmm. Ang mahirap lang kausap yan, yung mga bugok sa paligid niyan. Okay. Okay, Kuya Chino. And yeah, so I guess before we take questions from the audience tonight, Kuya, again, ulitin ko, hindi kung pala rin ka, kundi kung pala rin kami, na makuha mo ang chairmanship ng GAB. Ano ba ang aasahan sa'yo ng mga atletang Pilipino, lalo na ng mga boksingerong Pilipino? Sabi ko sa inyo kanina, hindi ko papayagan na maganap muli ang kaso ni Eugene Barutag, ang kaso ni Carlo Makinto, ang kaso ni Lito Sisnorio. Yun lang ang pwede kong sabihin sa inyo. At doon sa mga boksingero na ako nakainkwentro na, alam naman nila na pagka sinabi ko, hindi ako politiko eh. Kaya nga nag-aalanganin akong pumasok dito sa mundo ng Games and Amusements Board dahil nung nireview ko, lahat ng nilalagay dito are all political appointees. Kailangan ka kumuha ng sponsor, kailangan ka kumuha ng political backer, kailangan malakas ka kay ma'am, kailangan malakas ka kay sir, kailangan malakas ka sa tsuhin, sa lolo, ganyan. Ang hirap niyan kasi, pag kumuha ka pa ng backer, eh baka magkaroon ka pa ng utang na loob eh. Yan nga kinasisira ng bayan natin, di ba? Yung yung politics ng utang na loob. Papasok tayo dito, ang tanging dala natin ay yung ating burning desire na siguraduhin na ang bawat boksingero na hihingi okay, ng lisensya, mag-a-apply ng lisensya sa Games and Amusements Board, hindi pagkatapos niyang bayaran ang kanyang ipangungutang pa na licensing fee, ayun na lang yon. Hindi. Sa bawat isang boksingero na mag-a-apply o nag-apply na, dapat gampanan ng GAB ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang inyong kapakanan. Pag hindi niya nagawa, halimbawa, pinanumpa ako, ha? Nagkataon na pinanumpa tayo, ha? Sasama ko kayo sa Malacanang kasi binuksan na daw nila yung Malacanang to the public. Isasama ko kayo mga boksingero, ha? Pag hindi nagampanan yung dapat na trabaho ng GAB, baka Valentine's pa lang, magpaalam na ako, and I've done that before.
hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa isang lugar o ahensya na hindi ako kinakailangan at alam ko na wala akong magagawa. Sasayangin ko lang ang oras ko at ang oras ninyo. Okay. Alright. Thank you so much for that, Kuya Chino. Maraming nag-chat sa atin. Maraming tatanong. We have some 200 viewers, live viewers watching us right now. Yeah, let's go ahead and take some questions dito sa ating viewers. Kuya, sabi ni Johnny Rago, Sir JM, sa pagdumi na ng Japan sa Philippine boxing, ano ang nakikita mong dahilan? Siguro kuya, ito maganda na rin itong itanong in terms of matchmaking siguro. So, kasi recently, medyo hindi maganda yung record natin versus Japanese fighters. Ano nakikita mong dahilan doon, Kuya Chino? General problem natin, yung quality of boxing natin, mababa. Okay? Alam nyo, umaangat ang mga boksingero natin dahil sa sariling sikap, but we don't have what is called a unified boxing program. Yung approach ba? Hindi sa sinasabi natin palyado yung ginagawa ng mga trainers natin, yung mga managers natin, yung mga promoters natin. Eh, nakapag-create nga tayo ng 44 na world champions to count. Yun yung huling bilang ko. Pero, di ba may aangat pa natin? Kasi, katulad din Japan. Tatanggapin ba naman natin na dinodumi na tayo ng Japan? Kasi, katulad si Inoue, paano ba tatalon ni si Inoue? Inoue is not unbeatable. Ngayon, nasa peak lang siya. Ngayon, ang tanong, meron bang Pilipinong kayang talunin si Inoue? Meron! Ang dami! Si Nonito Donaire was close to beating Inoue in their first meeting. So, anong gagawin nyo? Hahanap tayo ng buksingero na same mold ni Nonito Donaire at siya yung ipiprepare natin. Pero ang problema natin, patapos na si Inoue doon sa division na dinodumi na niya ngayon, aangat na siya eh. Pero hindi ibig sabihin yan, titigil tayo ng pag-aangat. Ang kailangan natin, mag-level up tayo. Yung atin pong standing sa tinatawag na, hindi pa ginagawa ng kahit na sino. Pero in-evaluate na ba natin kung ano ang katayuan ng Philippine boxing sa among the world contenders? Yan ang sinabi ko doon sa sulat ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung aking burning desire to bring Philippines back into world contention in a consistent manner. Hindi yung pa isa-isa, pa dalwa-dalwa, pa tatlo-tatlo. Maghihirap yung isang trainer, dadalhin niya doon, sariling sikap. Hindi. Maganda yan, sama-sama tayo. Di ba, ang sarap no, na ang feeling mo. Yung mga promoters na yan, gumagastos ng sariling pera. And they share yung honor of being able to bring itong mga kapatid natin into world contention. So, anong magagawa natin? Hindi lang sa baka akalain pera. May mga pera yan. Pero tulungan natin silang maiangat, madala sila sa level na pwede tayong mag-compete sa world standards, ha? Consistently. Yun kasi ang kulang natin eh. Consistently. Consistency. Okay, if I may answer this as well, I mean, I think yung, Johnny, I think yung sinagot ni Kuya Chino is yung solution para mapigilan natin or maiwasan natin ang mga bagay-bagay na ito moving forward. Ako naman, na nakikita ko talaga dyan, Johnny, if I may answer din, is yung talagang matchmaking. You have to, you know, you have to keep in mind that they're not fighting our best fighters. Talagang maraming fighter tayo dyan, dinadala sa Japan, dinadala sa ibang bansa, you know, they're brought there to lose. Diba? E ngayon, mas maraming budget ang Japanese boxing. Siyempre, ang mga Pilipino attracted to go to Japan. Pero sa totoo lang, Johnny, kahit naman din sa Pilipinas, nangyayari yan eh. Nagdadala rin tayo ng mga Hapon dito at yun ang binubugbog natin. So, ang na-highlight lang, recently, of course, they have a bigger platform, they fight on a bigger stage. Ang na-highlight, yung mga Pilipino, isipin na lang natin, Kuya Gino, if I may just say, si Rio Acajo, di ba, ilang Pilipino na ang tinalo ni Rio Acajo? But you would look at the resume of those Filipinos, they were brought there to lose. Bago niya kalabanin si Janriel Casimero, ang kinalaban niya ay si Dapudong na, you know, used to be a decent fighter, pero lipas na. So, ilan nakikita ko dyan, Johnny, talagang yung matchmaking talaga nagkakatalo. Again, they are not fighting the best fighters that we have to offer. Okay? And again, kung sila nag-i-import ng mga boksingerong Pinoy para talunin sa kanilang bansa, tayo ginagawa din natin yan sa totoo lang. Di ba, alam mo yung Kuya Chino? Nagdadala rin tayo ng Hapon dito at bubugbugin rin nila dito. Eh wala, ganun yung nangyayari sa boxing eh. You know, you go ahead and pad someone's record and sometimes, you know, it's at the expense of a Filipino or a Japanese boxer.
Tanong ni John Lemon, Kuya Chino. Sabi niya, Sir Chino, Sir JM, ano masasabi niyo kay Nedal Hussein? Meron na namang kinalat sa Instagram niya. Madaya daw si Pacquiao sa gloves at gumagamit daw ng magic na gamot, kaya daw lumakas. Hindi ko nakita to, Kuya Chino. I'm not sure if you've seen this, but we can skip this question if you want, kung hindi mo rin naman nakita. Oh, ano? Gumagamit ng gamot? Napatunayan ba? Eh, alam mo, lahat ng mga bagay na yan, hanggang hindi tayo nakakapagpakita ng pruweba, eh lahat yan fake news. Lahat yan haka-haka. Accusation. Nadel Hussein ba yung ano, yung binilangan ng 1 to 100 ni Manny Padilla? Ni Referee Padilla? Ang may problema doon, hindi si Manny Pacquiao, ang may problema doon si Sunny Padilla. Pakalimutan nyo na yan. It's a foregone conclusion. Ako naman, hindi na ako magko-comment doon. John Lemon, sorry, hindi ko, I don't follow him on Instagram. I don't know what he said. Pero ang masasabi ko lang dito, dito kuya, he's got his 5 minutes of fame. Nabuhay uli ang pangalan niya ng dahil kay Referee Padilla. Ano ba trabaho ngayon ng si Nadal Hussein? Ewan ko nga doon, hindi ko nga alam eh. Ano ba ginagawa doon? Baka wala na kinakain, baka kailangan ng followers sa Instagram saka sa YouTube. Saka sa TikTok. Eh, bibigyan nga daw siya ni Manny ng exhibition. So, yung pagdadakdak niya, di ba? If anything, eh, nagbunga naman. Makakakuha uli siya ng laban. Oh, anyway, ganda laban yun. No? At least, meron na siyang mga subscribers na madadagdag. Kikita na siya doon. Yumaman sana siya. De, pero alam mo yun, de, ang ano lang doon, ang masakit lang doon, siyempre, hindi, wag nating talikuran yung question na yun ni John Lemon. Kasi naman eh, bakit ba naman yung pangalan nyo? Ayaw pa niyang sabihin yung tunay niyong pangalan eh. Kaya mong tawagin sarili mo na John Lemon, de biro lang. Eh, kasi ako Beatles fan ako eh. Maasim kasi yung Lemon eh, di ba? Pero John Lennon ako eh. Alam mo, galing nga yung kanta-kanta na imagine. Oh. Okay, so John, ito naman yun. Mahirap din sa katayuan ni Nadal Hussein. Kasi akalain mong magsalita itong si Aminin. Alam niyo na yun eh. Dinaya talaga sila doon. Talagang mahaba yung count noon, 'di ba? Nakita niyo naman. Eh siya rin naman ang daya, pero imagine mo no, after years and years, mako-confirm na magsasalita bigla si Sunny Padilla na dinaya siya. Talagang masakit at makakapagsalita ng mapapait din at masasakit na nakataga si Nadal Hussein. So, hanggang doon na lang siguro natin intindihin yung kanyang kalagayan. Yeah. Ako naman, again, no further comment regarding that, John Lemon. Again, hindi ko naman alam yung sinabi niya sa Instagram, so I'd rather not comment on it, okay? Nako, ito, di ko alam kung itatanong ko po sa'yo, Kuya Chino, but since boxing related naman, sige, ibigay ko na. Sabi ni Islahano, Mr. Chino, ano po masasabi mo sa team at mga nakapaligid ngayon kay John Riel Casimero? Merong isang gago dun eh. May tarantado nun, ang pangalan nun, Mark Alesna. Pag nakita ko yun, papupugot ko yung utin nun eh. Gago yun. Kaibigan nyo ni ano? Actually, ang umaalalay dyan ki, ano, kay John Riel, yung kapatid niya, yung kuya, yung si Jason, saka, tapos meron siyang isang advisor, si Stephen Lunas. Yan yung, Catman, in Catman din. Yung Catman niya, oo. Hmm. Yung mga yan, nagpatulong sa akin. Si, kasi kami ni Tata, matagal na kaming magkakilala, 2006 pa yata o 2005 una ko nakita yan ni Papa first amateur or first professional bout niya ata sa Cebu yun eh, under sa Ala Promotions pa yata yun. Nakita ko na yan. 2007 dumaban yan. Mayroong isang laban yan, itinago niya sa akin, napatay pala yung kapatid niya. Nagtitraining siya dito sa Producers Market para pumasok ng weight. Yun yata yung laban niya sa Argentina, yung si Lucero, yung pumasok sila sa ilalim ng ring. Tapos nag-comeback siya, nag-champion siya ng WBO dito sa Makati Coliseum. So, ako, para sa akin, si Tata, sinusundan ko yan. Yung problema ni Tata kasi, ang isang boksingero, marami talagang pumapaligid sa kanya eh. Mm-hmm. Itong lukulukong Mark Alesna na to, salbahe ito eh. Hinuli ko, pero nasa akin lahat yung message niya. Alam mo kung gano'ng kabastos yan? Sasabihin mo naman sa akin, parang interpreter, kaibigan nila sa Japan. Okay. Ang ginawa niyan, ganito. Papakita ko sa inyo yung text niya. Sayang, nasa ito, same phone ginagamit ko eh. Nagpapatulong sila sa TV coverage. Tinulungan ko kasi interpreter siya nung Hapon. Hindi natuloy. Nung tapos na, sabi niya sa akin, no? Kuya, ano daw, gawan mo daw ng news si John Riel Casimero para dun sa Treasure Boxing Promotions.
para maging maganda yung image ni John Rea. Sabi ko, bakit kailangan pang pagandahin ang image? Kita na naman ang mga tao na panalo siya, di ba? So kasi John Rea kasi meron, ano pa ba naman gagawin mo sa image niyan? Yan yung aura niya, yan yung sinambot niya eh. Yan yung ipinapakita niya ngayon. It's a show for him. Pero pag nakita niyo yung tunay niya, John Rea kasi meron, baka magulat kayo. Mm, baka yung kasing ipinapakita niyo, yung pinapakita niya is him as a showman. Pero yung John Rea Casimero na natunay, hindi niyo kasi kilala eh. Hindi niyo masyado kilala. Fortunately for me, kilala ko si Tata, no? Even before. So, hindi yun ang case. Itong gagong Mark Alesna na to, susuhulan pa ako. Sasabihin sa akin yung mga hapon daw, handang magbayad para mag-news. Eh, tarantado ko na to eh. Oh, wow! Eh. So, sinakyan ko lang. Okay, sinakyan ko lang. Sige. Alam mo, wow. Gagawin ko yung news because it is me. I am a journalist. I don't get paid, okay, to wow. Do my news. Gagawin ko story ni Tata kasi it was worth a story. Saka yung pagbibigay sa akin ng treasure boxing, ng rights to use yung fight, na, ang highlights, is enough, no? Ang ganda na nun. Tapos lulukoy pa ako ngayon. Susuhulan ka pa. Oh, tinanong ko ngayon yung si, ano, yung Ishitaka something. Hindi Tokuyaki. Tokuyaki yung kinakain eh. Si Ruyuda. Parang ganun yung pangalan. Parang siya yung go-between, yung manager. Sabi niya, he never said anything about paying, which is good. Sinabi ko sa kanya, as a journalist, we don't get paid or we don't get to ask for payment for news. Correct. Because news is our service sa amin pong mga, well, hindi naman, yung crowd o yung audience o yung aming pinagsisilbihan, which is the Filipino people. And at this point, lahat, kay Hapon ka, kay Ruso ka, kay Amerikano ka, yung ginagawa natin, yun nga lang, nasa Tagalog, ikasama. Pero, mapapahaba yung sagot natin. Ang problema kasi, maraming mga, alam mo, parang mga linta, napakapit ng kapit, okay? Tapos, magpipretend na akala mo, sorry ka na lang ba eh? Kabalo mo na ako sa katarantaduhan ng kwan, ng tanang mga nasa boxing. Ako pa lolokohin mo. Ang problema mo, nasa akin lahat. But, para sagutin, sino yung nagtatanong? Ang nagtanong nun si Isla Hanon, kuya. Si Isla. Sayang kay John, yung mga nasa paligid ni John Rea Casimero, wala na akong pakialam diyan. That's not my business. Ang business ko is the boxer. Sana magka-prosper yung clarification o yung tinatawag na protesta ng Games and Amusements Board. Okay, ang ganda ng ginawa nila Attorney Benitez at saka ni Ma'am Jackie, yung head ng boxing division ng GAB, na pinrotesta nila na sa halip na ito ay no contest, ito ay i-classify as a technical knockout. Kasi magkaiba po yung no contest, ibig sabihin walang bisa yung laban. Okay? Kesa sa TKO na clearly naman, ilimang minuto ayaw lumaban ng panot na si ano eh. Nakita mo yung may boxing yalong yun? Nagtitina pa ng buhok, talagang peke yung gagong yun, isa pang gagi yung tao. That guy's a fraud. Okay? Natakot siya kasi, tinamaan na siya dito, nakita ko yung tamaan ni Tata rito eh. Nagkulay suka yung si Akaho. Tapos parang nagulo yung buhok, nalabas tuloy yung pagkapanot niya rito. Tapos nung dinaplisan sa batok, ayaw nang lumaban ng loko. Di naman, no? Ito naman yung di naman, nakita ko. Sabi nga naman, anyway, acting yun. Naging comedy, pero that's ano eh, that's boxing, no? Kaya, again, yung question mo is, I am for the boxer. I don't care about the people around him. Okay. So, ako naman, in regards to that, Isla Hanon, kung nanonood kayo dito ng program, siguro naman na, there's not much to say about his team, no? Nasabi ko naman siguro yung mga kailangan sabihin. Ang nakakalungkot lang dito, Kuya Chino, itong side na ito, itong fanbase na ito, ay galit kuno sa mga bayaran na media daw. Kasi ganyan sila eh. Yung iba sa kanila, hindi nila pabor sa tenga nila, yung narinig nila ng balita, sasabihin, bayaran. And then malalaman natin na ganito, isang batikan at veteranong journalist, susuhulan ng pera para pabanguhin ang imahe ng John Rea Casimero. So medyo, sobrang ironic at nakakalungkot yun. Hindi, alam mo, hindi alam ni Tata ito. Oo. Palagay ko sa Kwan, sa mga kauban ni Kwan, sa mga kauban ni Tata, dili kabalo si Kwan, dili kabalo si Tata sa ginawa nitong si Mark Alesna nito. Kasi si Tata, hindi yan, sa alam ko, sa pagkakakilala ko sa niya, wala sa nature niya yan. Hindi nga kami nag-uusap niya kung
kung anong candy, anong soft drinks ang iinumin namin eh. Wala namang yung pakialam dyan eh, di ba? Ang sa kanya, he fights. Di ba? Yan ang importante. Now, yung sa mga tao sa paligid niya, if well-meaning, tulungan nyo kasi nung bisa na, kainkwentro ko na rin yung mga fans sila. Oh, they're passionate fans. Salamat nga pala sa inyo dahil dumami yung subscribers ko sa YouTube. Dadagdagan yata ng isang, ng 500 yata. Oh, ang dami, nakakatuwa. Parang inulan yung YouTube ko. Ngayon, meron na akong 5,000 na YouTube subscribers. Kaya salamat sa inyo. Pero nonetheless, no? Yung sabi ko sa inyo, protektahan natin si Tata. Kasi maraming nakikialam sa paligid niya na walang karapatan na nasa paligid niya. Tulungan natin kasi kung mahal natin yung tao, poprotektahan natin siya. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yan lang ang palawagan ko sa inyong lahat. Yan naman consistently. Magtulungan tayo na maibalik si Tata for a world title. Kasi yung window niya, ano na eh, sumasara na. Alam niya na rin niya, nagmamadali na siya. Kasi alam niya na paubos na yung oras niya. Kaya sayang, na, siya mismo hinayang na hinayang na natapos sa ganung pagkakataon yung si Akaho. Malay ba naman niya na bluffer pala itong si Akaho na to. Magtataho lang yata ito na sinuutan ng gloves eh. Eh baka mas magaling pa yung magtataho namin dito. May mga magtataho kami dito sa Mandaluyong, mga boksingero talaga. Hindi, totoo nga. May mga boxer kami dati nung araw dito, nung buhay pa yung gym namin bago ipaayos. Nakikinsayo ko dyan. Meron kami boksingero po, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pero yun ang kinabubuhay niya. Nagtataho siya sa umaga para yung kikitain niya ay kanyang ipagpapakain sa pamilya niya. Tapos meron siyang enough na pangkain. Kasi protein na yung taho, di ba? So, ready siya. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero isa sa mga love ko ng mga fighters yun. Kapanahon na ni Manny Pacquiao sa kanong kanyang trainer na si Mang Ambo. Si Mang Ambong Bulat, kung tawagin namin. Yun. Anyway, protektahan natin si Tata. Totoo. May nagtatanong kasi sa akin, follow-up question ni Kapahinga Outdoors. Sir Jem, bakit lahat na nakapaligid kay Casimiro, vlogger, kaya siya napapahamak? I mean, honestly, that's his choice. No, hindi naman natin pwedeng diktahan yung tao kung anong gusto niyang gawin at sino gustong isama niya sa kanyang team. And Kuya Chino, just one last question before we end this episode of Sparring Sessions Live. Actually, Kuya, ang ganda nitong tanong ni Papi Casino. Sabi ni Papi Casino, I think this is in reference doon sa pinag-usapan natin kanina na paano natin may iwasan yung mga fatalities na nasa boxing gym pa lang, sa sparring pa lang, may namamatay na. Itong sabi ni Papi Casino, what if gamitin yung CCTV para ma-scout ang mga boxer, malalaman ang game plan, Sir JM at Sir Chino? That's a good question. Thank you so much for that. And that's gonna be our last question. Ganda. Ganda. Ang ganda na. Kaya Talino. ang tawag sa kanya ay CCTV, iyan ay secured. Di ba? Ang CCTV, hindi parang Facebook Live yan na naka-broadcast sa public. Ang CCTV is a secured line. It's a secured ways of securing yung inyong premises. And in this case, syempre, ang may access lang dyan, edi yung facility, yung tawag dito, yung gym, na pagkatiti, security camera eh, okay? So, kung a-accessin yan, ang makaka-access lang yan, ay yung may karapatan mag-access. So, yung may-ari, or kung ito ay isa sa pina kung merong investigasyon. Okay? Uulitin ko ha, merong pagkakaiba yung CCTV at saka yung Facebook Live. Iba yun. Siguro, in regards to that, tama naman yung sabi ni ano Kuya Chino Papi. Of course, hindi naman yung nakastream publicly. Ang sabi ni Kuya Chino kanina, ang magmo-monitor, ang magsusupervise ay Gabs and Amusements Board. Siguro, if anything, siguro ang concern lang din ni Papi Casino, if I may just say, Kuya, siguro, kailangan natin siguraduhin na kung sino man yung mga magsusupervise na yon ay incorruptible. Di ba? Kasi kapag yung nagsusupervise ng mga bagay na ito, at kung sana mapatupad ito ni Kuya Chino, di ba? Ang mailagay sa posisyon na yon ay alam natin na hindi malalagyan, hindi mababayaran. Kasi kung yung tao na ilalagay mo sa ganung posisyon, bigyan mo ng padulas, o ito yung mga tape ng sparring, o ito yung game plan. So I think I get what you're saying, Papi Casino, and I think that's a valid point naman. Kuya Chino, dadagdag ko lang. Sige, Papi, Kuya. 30 years ako na sa mundo ng telebisyon. Okay. Yung paggagawa ng tinatawag na review ng basketball, bago pa implement ng PBA yan, ay ng, kahit ng NBA, ginawa na namin sa Philippine Basketball League in 2005. Nauna kami nung tinatawag na, hindi pa nga challenge ang tawag namin doon, but we were reviewing and we were correcting yung mga referees namin mistakes dahil
hindi nila na-appreciate yung pwesto, yung angle, okay? Yung video and the use of technology in terms of capturing yung mga moments na ganito is, sabihin ko na sa iyo, my core competence. Yan ang ano ko eh, yan ang trabaho ko. Even before the advent of itong social media, Facebook, TikTok, YouTube, yung mga yan, eh, kung nagagamit na namin for professional purposes ang video. So, kung ang concern mo eh, ma-scout, ang makakapag-scout, pag binukas mo nga sa public, okay? Pero pag secured line, kayo lang. Ang tanong, dapat incorruptible? Eh, ako nga ang magre-review eh. Okay? Sana, yun, enough na para sagutin yung concern mo. Ako nga ang magre-review? Kasi hindi na gagawa. Kasi ituturo mo pa yan eh. Ano ba yung titignan natin? Okay? Kasi pag sini-CCTV mo yan, oh, baka sabihin, eh, madali po splicing yan. Lalagyan lang namin ng ano. Pag didikitin namin, e-editin. Merong tinatawag na time code para maintindihan mo. Ang bawat video na naka-embed, may encryption yan, may time code yan. Yun, hindi mo madadaya. Pag yes, nag-skip correct. Ka sa time code nun, makikita mo na nag-skip ka ng daya kasi so, may binura ka. Pag ginawa mo yan, nandaya ka. O pag ginawa mo yan, huli ka na nanlolo ka. At saka, yung gagawin natin siguro, pag itinuro natin, maintindihan ng mga tao na we are here to protect lives. No? Ayaw natin the loss of lives. We've lost too many lives because of yung lack of yung ating pagbabantay, pagmamatsyag ng maigi para sa kapakanan ng ating mga boksingero. Okay. Alright, I hope that answered your question, Papi Casino. O, ayan ha. Kung may mga suspecha pa sa gustong gawin ni Kuya Chino sa kanyang solusyon para maiwasan ang mga bagay-bagay na yon, si Kuya Chino na mismo muna. Siguro, Kuya, ikaw muna sa simula magre-review, no? Kasi hindi mo nakakayanin yun down the line. Kukuha at kukuha ka ng hindi, tao. But... maraming, ano, maraming mga bata sa games ni Amusements Board ngayon, madaling turuan. At pag nandiyan sila, pag naituro mo na, masisigurado mo na yung mga susunod. Kasi gagawin natin yung institutional na yan. Hindi pwedeng porkit ikaw nakaupo, gagawin nila. Pag alis mo, iba na naman, susundin nila. Hindi. We will make sure, dahil nasa ilalim siya ng Office of the President, na lahat ng gagawin natin mga reforms dyan will be institutional in nature. Ibig sabihin, magiging bahagi siya ng implementing rules and regulations of the new Games and Amusements Board. Okay. Alright. Thank you so much for that, Kuya Chino. Time check. It's 9:36 p.m. Kuya, you... normally, ang ginagawa ko dito... normally, ginagawa ko isang oras lang. Kaya nga, isang oras lang ako usually. Ang ganda ng mga sagot mo, ang ganda ng mga napag-usapan. Of course, lahat kami, madaming natutunan ngayong gabi sa'yo, Kuya Chino. And any parting words bago natin natapusin ang program na ito? Ang Philippine sports kailangan ng tulong natin. Hindi tayo pwedeng maging mga manonood lang. Matagal na tayong mga spectators eh. Subukan natin tulungan yung ating mga athletes, not just the boxers, but all else na involved sa Philippine sports. And this goes for even our national athletes. Kasi when you talk of Philippine sports, lahat yan, sakalaw yan. So kung ano may bibigay nating tulong dito sa mga nagbibigay ng karangalan sa atin, let's do that. No? Yung mga bagay na makapagbibigay sa kanila ng inspirasyon at masisigurado nila na babalik yung sigla o mananatili ang sigla nila, let's do that. And pinaka-importante sa Games and Amusements Board, whether I get appointed or not, sana po makita natin ang GAB na ginagawa nito ang napaka-importanting role sa pangalaga, sa kapakanan ng Philippine sports, kasama siyempre ang ating mga atleta at lahat ng involved dito sa undertaking of what is called Philippine Professional Sports. So ako po, isa lang ang hangarin ko, nasabi ko na kanina. Ako wala ko ibang paraan na nakikita na maaari kong pagsilbihan ng aking bayan. At ito, sa pagkakataong ito, dito sa naging opportunity na tatawid sa inyong lingkod, ang ipresenta ang kanyang sarili bilang isa sa mga choices ng posibleng maging susunod na Games and Amusements Board Chairman, si Chino Trinidad po ay inaalay ang susunod na 5 kalahating taon ng kanyang buhay para bigyang buhay, para mag-pump ng life into professional sports dito sa Pilipinas. Yun lang po ang magagawa ko para sa inyo. At sana po, magtulong-tulong tayo. Kung ako man ay papala rin, para akong politiko ah. Ang pangit pakinggan. Para kandidato. Para kandidato. Kandidato ka naman nga. I-appoint ko eh. Ganun pala yun. Parang,
angkat sa dila. Teka, makapagpunas muna. Para angkat sa dila nung sinabi ko nyo, ha? Para uncharacteristic. But sinabi ko po yon in all honesty, at yun po ay hindi lang galing sa puso, pero galing sa kalooban ng isang Chino Trinidad. And Kuya Chino, you know what? Sinabi ko na to kanina, if you say it, I believe it. And lalaki sa lalaki, tao sa tao, kuya. Media sa media, you have my 120% support. And I really wish na makuha mo ito. Alam ko, it's not going to be easy. You have my support. Andiyan ang suporta ng ating kapatiran sa media. And sa sinabi ko nga kanina, kung ikaw ang maupo na chairman dyan, hindi mo yan panalo. Ito ay panalo ng atletang Pilipino. Time check, it's 9:39 PM, guys. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa amin ngayong gabi ni Kuya Chino. Again, my name is JMC Asat. Thank you for watching. Merry Christmas! Merry Christmas po. Knuckles taped black, pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem. Turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen. I would lose and I'd succeed. But you'd never see me quit. I'd always get after it. Knew I had a different gift. I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny. She tempts me, tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. That's all right, I don't work at a fast pace. I'm a steady horse creeping up, straight passing. And once I pass you, no one's getting past me. I see people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scared. Good things take time, better prepare. Cause anything great takes pain, it's a fair. Take it from me, cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day. And I could teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. Our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny. She tempts me, tells me there's two paths. They both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Deep within